Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lula Vlogger, Aling Bilin, ang inyong Pizza Queen. Ito ko ngayon mga apo at mga anak sa ibang bansa dito sa Pilipinas ay tibok-tibok ng sarili kong version. Ngayon po, gagamit tayo ng 1 cup na rice flour at glutinous flour. Para hindi kayo mahirapan, may nabibili na po sa palengke, hindi na tayo magpagigiling. Gagamit din po tayo ng asukal, eto. Gagamit din po tayo ng gata na 500 ml. At ang sikreto kong pampasarap ay gumamit po ako ng gatas ng kalabaw. Ngayon, kung nasa lugar kayo na walang gatas ng kalabaw, pwede naman po kayong gumamit ng fresh milk. Ayan ang lagi kong tinuturo sa inyo, gagawa po tayo ng latte. Pag ganito na yung itsura ng ano ng latte, ibabantayan niyo na yan kasi baka po masunog. Lulutoy na po natin yung ating mga hinalong sangkap. Ito na, ibubuhos ko na sa isang kawali para maluto. Halo lang po ng halo ang gagawin natin para hindi mamuong bigla. Buo na po yung ating tibok-tibok. Antayin po natin na matuyo-tuyo ng konti, saka nating hanguin para lutong-luto po siya. Ito po eh, dito natin ilalagay yung ating nilutong tibok-tibok. Lalagyan po natin ng mantika yung paglalagyan para hindi po siya manikit. 1, 2, 3! Lagyan po natin ng langis yung ating pang-plat na gagawin para maganda yung pagkaka-plat niya. Yan, ganyan po yan. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng tibok-tibok. Ganito po ang magiging itsura na ito. Ito na yung itsura niya kapag nailatag mo na sa isang lalagyan. Tapos po, lalagyan na po natin ng latik. Kailangan po maraming latik para masarap lalo ang ating tibok-tibok. Mga apo at mga anak at mga kapitsay, eto na po yung aking nilutong tibok-tibok. Atin natin tikman ang tibok-tibok ng Pampanga. Tara na, sabihan ko kay kayo, mga antana. Ha ha! Mga kablog at mga apo at mga anak, tikman na natin ang aking nilutong tibok-tibok. Wow! Ang sarap talaga. Naiibang panlasa. Lasa mo yung gatas na nailagay ko. Kaya, kung gusto po ninyong gumawa at gayahin yung aking ginawa, simple lang po. Pwede kayong gumawa na ito na gatas ng kalabaw, gatas din ng yung fresh milk, pwede rin yung mga nasa malayong lugar na walang gatas. Sarap! Mga anak at mga apo sa ibang lugar, kung may gusto po kayong i-comment sa akin, sabihin nyo lang kay Lula Vlogger at lulutuin ko. I-comment nyo diyan sa ibaba ng cellphone. Ngayon tapos na po mga anak at mga kapitsay. At dito na tinatapos ni Lula Vlogger, Aling Bilin, Kwitsay Queen, ang kanyang nilutong tibok-tibok. Sa susunod po, magluluto po uli ako at aabangan nyo uli yan. Maraming salamat sa mga followers na nanonood po sa akin. Sa lahat po, sa Norway, si Sally, sana magpagaling ka na, sana mapanood mo. Sa susunod pong mag-vlog ko, pakikita ko sa inyo ang ceremonial ko na may kandila. At yun, re-request ko lahat ang inyong mga kailangan sa Panginoon. At maraming salamat sa lahat-lahat. Bye-bye!